Diba? So magpatuloy po tayo dito. Ipanalangin natin yung sarili mo, malay mo, sa lugar mo, sa barangay mo, gamitin ka ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sige. So sa inyong grupo, punta tayo doon sa feedback form. Okay, so groupings, magkakasama ang pastor and kanyang team, yung kanyang lay leader, key lay leader. So this is the time na pipila-fill up po tayo. Lalagay yung pangalan ng pastor. Sabi nyo, required. Okay, so gawin na po natin. Tulungan po natin yung ating pastor sa pagpipila po nito. Sige po. Sa amin ay sinabi ang mga creative kung ano yung mga pakinabang sa house church. Ang pamamaraan na ginagamit namin ay school church. Yung mga public school sa amin ay inaabot namin through feeding program. At meron kaming parang MOA sa mga principal. Kasi ang mga principal, gustong-gusto nila yan dahil part yan ng kanilang promotion. May points yan eh, sa promotion ng mga principal. So pag nagre-report sila na meron silang ganyang program, additional na yan sa kanila para sa points. So pag inalok namin yung mga principals na ito, part na nung ano namin, ang deal namin sa kanila, na magtuturo kami ng values education sa mga bata at sa parents. So makikipag-deal din kami sa mga PTA officers. At the same time, may session kami with the staff kasama yung principal. So nakakapag-evangelize kami sa mga teachers, sa mga parents, sa mga bata. At the same time, doon sa na-build na relationship namin sa kanila, pinapahiram nila yung school. Walang question. Walang tanong-tanong. Kung gusto nyo gamitin, free. May kuryente, may upuan, wala kayong kalaban, wala kayong kariban sa inyo lahat yan. So, pagdating ng hapon, yung napasimulan naming iglesia ay nasa boundary ng dinalupihan. At itong area na ito, ang tawag doon sa barangay dati na ito ay Barangay Malabo. Kasi Malabo talaga, puntahan. Nung araw, tatawid ka pa ng ilog, magbabangka. Pero nagkaroon na ng tulay ngayon, kaya accessible na siya. So magpwede nang ipasok yung sasakyan. At sa biyaya ng Panginoon, yung principal doon, Christian na. Yung assistant niya, Christian na. May dalawang teacher na Christian na. Tapos yung PTA officer, yung president, Christian na. Yung mga staff niya, mga Christian na. Kaya pagpasok namin ng T40 doon, nakituhan namin dahil talagang makikita mo yung bilis ng growth nila. At ang kapatid na Albert ang kasakasama ko doon. Last week, pumunta kami sa lugar na ito. Parang nag-testing kami. Ano kaya? Puntahan natin si Arlene. So yung kauna-unahang nabaptize na kapatid doon, na nanay, ito rin yung parang pinaka-personal peace namin. Dinala niya kami doon sa site niya, sa parents niya, mga kapatid, sinyera na kapatid na Albert. Hinitay-hit ako sa akin. Ako naman, pinuntahan namin yung site naman nung mister niya. Nung nag-share si kapatid na Albert, apat yung tumanggap sa Panginoon dun sa members ng family. Dumating pa yung isang kaibigan, kaya nadamay pa. Tapos nung lumipat kami dun sa isang sityo, parang pulong, mga sampung bahay yun. Nung mag-share kami dun sa unang bahay, hindi kami pinakinggan. Medyo marumpot. Lipat tayo sa kapila. Sama ka siya. Tama namin si Arlene. Pangalawang bahay, ayaw na naman. Ano ba ito? Pangatlong bahay, pinapasok kami. Sabi sa amin, wala po kaming upuan. Kasi mahihirap. Walang kuryente. Kawayan at saka pupulang yung mga bahay nila. Tapos palayan na.
isang straight na hilera ng mga kalsada din ba? Sabi sa amin, pwede po ba kayo umupo sa labag? Sa lupa, literally, lupa. Naglatag lang ng parang kapirasong tela, doon kami pinaupo. Umupo naman kami ni kapatid na, kaya nang lalaki ng dyan namin. Tumawad ka. Sino ba pa namin umupo? Kaya ang hirap pala. Nakaupo kami sa lupa. Umupo di kasi yung lata na ginawa ni Mr. niya. So, to cut the story short, tumayo na lang kami. At sige na, sa kanya. Ako na nag-share. Ako naman. Talagang yung joy namin dalawa nito. Umuwi kami, gupaltuhan kami kung ano yung mga karanasan namin. Pagkatapos niya mag-share, tumulog sa pakiroon yung mga na-share. Tapos ako naman, talagang tuwan-tuwa kami na yung area na yon talagang harvest time. Sa ministerial fellowship kasi, ako ang chairman ng town, ministerial fellowship. Matagal na namin pinapag-pray yun. Wala kaming contact sa lugar rin. Dahil sobrang layo, dulo na siya ng Florida Blanca. Tapos yung susunod na baryo, dinalupi ang paraan na yun. Kaya hindi namin napupuntahan yun. Matagal, siguro for almost 5 years, we've been praying for this area. Lord, magkayo ka ng iglesia mo dyan. Meron bang mga churches na gusto mag-adapt? Walang gusto mag-adapt. Dahil na sa layo, sa hirap. Hindi namin nakalain na kami pala yung dadali ng Panginoon. At purihin ang Diyos, may regular na gawain toon, at every Sunday afternoon nagpupunta kami doon, may children's ministry, tapos meron kami, sinasabay na namin yung ministry sa mga parents, meron ng church gathering doon. Malaking tulong din na may introduce na rin namin yung Lord's Supper, kasi excited na rin kami na maranasan din nila ito sa kanilang buhay. At may naghihintay pa sa aming pitong eskwelahan. Na connected na kami. So this opening school year, yun yung mga susunod na target area. Kaya, hindi siya house church. Today, school church. Modification ng konti. Puri ng Panginoon.